pumasok lamang na balita na tinawag ng maraming netizens na bastos at walang galang ang EDS-Civil Actress na si Ian Santos matapos niyang murahin ang gobyerno. Ito naging diretsyang buwelta ng maraming netizens at agad nag-trending sa mundo ng Twitter matapos niya ang naging controversial Twitter post ni Ian Santos. Libo-libong netizens ang nag-react at nag-retweet sa nasabing post ni Yen sa kanyang official Twitter account kung saan maraming netizens, lalo na ang mga nakatatanda, ang nabastusan sa ginawa ni Yen. Kumpirmado kasi na minura ni Ian Santos ang gobyerno at tinawag na basura ang pamamahala ni Paunong Duterte. Na ito ang full report kung saan kinuyog ng maraming netizens at ng mga diehard Duterte supporters ang ABS-CBN drama actress na si Ian Santos. Narito ang full report. Bastusan as its finest. Ito ang naging komento ng daang libong netizens matapos niya ang naging controversial Twitter post ng ABS-CBN A-list actress na si Ian Santos at talaga naman nag-trending o pinag-usapan sa mundo ng Twitter. Maraming netizens ang nabigla sa pagmumura ni Ian sa kanyang social media accounts matapos ng bansagang basura si Pangulong Duterte. Sa kabilang araw ng aking ganda ni Ian Santos ay hindi makapaniwala ang iban sa kanyang mga taga-suporta na magmumura ito online. Kaya't kumpirmado na ilan sa kanyang mga taga-suporta ang tuluyan na trail-off sa ABS-CBN Access. Matatanda ang binatikos ng marami sa ating mga mababayan ng ABS-CBN Access sa Ian Santos matapos nga niyang kundinahin ang inanunsyo ng Malacanang na mag-undergo ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine ang buong NCR Plus Bubbles. Kabilang dito ang lahat ng lungsod sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Dito na nagkaroon ng controversial Twitter post si Ian Santos at ipinublic ito sa pamamagitan ng kanyang Twitter post. And she quoted, "Punyeta, kulang po lang mag-report. Ipagpapabukas pa ang pagkakaiba ng ECQ at MECQ pero dami tayong magliwali sa Malacanang. Basurang gobyerno." Unquote. Matapos ang naging Twitter post ng ABS-CBN actress si Ian Santos ay diretsyang bumuelta at binatikos rin siya ng maraming netizens. Pinauna na ng samot-saring mura at patuloy na kinukuyog ng maraming diehard Duterte supporters si Ian sa kanyang mga social media accounts. Narito ang diretsyang komento ng isang netizen at manindigan na tila wala na raw daw magawa ang mga ABS-CBN A-list actress dahil patuloy nila isinisisi sa pamahalaan o kay Paolo Duterte ang pagkakasara ng kanyang TV station. And the netizen posted, "Oh, here's another started actress from ABS-CBN who's acting brave and relevant these trying times. Please move on na kayong mga artista sa DOS na wala ng work. Huwag niyong ibintang sa pamahalaan. You lose the franchise dahil may amo kayong halangang kaluluwa. Lopez choose to feed the Americans rather than the people of his country. Dahil dun siya nagtatak sa Amerika, hindi sa Pilipinas. So as consequence of what he did, nawalan kayong privilege to be on national TV. But then back to the issue. Before I admire you kasi ang ganda mo talaga. Pero talagang patas si Lord, hindi niya ibinibigay ang lahat sa tao. Sa tagal-tagal nating naka-quarantine, hindi mo alam ang MECQ? Ano, kailangan pa bang i-memorize yan? Iha, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Mas mahirap para sa aming mga kapuspalad ang sitwasyon ngayon. Pero hindi kami reklamador. Sumusunod kami sa batas at sa LGU na nagsasabi sa amin kung anong mga di dapat at dapat gawin sa MECQ. San ka ba nakatira? Try mong magtanong sa barangay nyo kung ano ang mga alituntunin pag MECQ na sa isang lugar. And besides, who are you to say na basura ang gobyerno? Eh nakikinabang kayo sa mga ginagawa ng pamahalaan. Talaga naman kayong mga taga-ABS-CBN, halos lahat sa inyo, mga walang utak at hindi marunong mag-appreciate. Kung walang kwenta ang gobyerno, bakit may libreng edukasyon ang mga kamag-anak mo? Yes, sasabihin nyo naman na tax ng tao yan. Yes, tama ka, tax niya. Pero sino ang nag-insist na gawing batas? Kayo ang mga basura. Nako, kung iisa-isahin natin ang mga benepisyo na nakukuha ng tao mula sa Duterte administration, baka kulang ang isang buwan para magpaliwanag sa inyong mga kulang sa aruga. Pagsisisihan mo yung kabastusan mo, wala ka nang project, mas lalo ka pang mawawalan. Anyways, ano bang aasahan namin sa inyong mga artista, kundi dardal lang ng dardal at hindi naman nakikipagtulungan? Mag-donate ka pa nang may sindi ka, hindi yung ganyan, puro kayo pagmamarunong." Unquote. Matapos na ang diretsyang welta ng isang netizen, ay napahiya na nga ang ABS-CBN A-list actress na si Ian Santos.
Ano raw karapatan ni Yen ang murahin ng gobyerno at tawaging basura ang pamahalaan, gayon nakikinabang ang bawat isa sa kanilang pamilya na nakararanas ng libreng edukasyon na ininsist ni Paolo Duterte na gawing batas. Marami sa ating mga kababayan ang patuloy na ipinamumukha kay Yen ang kanyang kabastusan at tila wala na raw modo kung maituturing ang masabing ABS even access. Pagpapatunay dito ay nangako ang maraming netizens, lalo na ang mga diehard Duterte supporters. Nagbo-boycottin nila ang bawat produkto na in-endorse ni Yen Santos sa kanyang mga social media accounts. Ayon sa kanila, ito raw ang kanilang ganti kay Yen Santos matapos ng murahin ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos ng mainit na pag-usapan ang pagmumura ni Yen Santos sa gobyerno ni Pangulong Duterte? Just comment below.